guys, I am Charm Conception and welcome to my channel. Baby, I love you, I love you, I love you, I have found the only one. For today's video, we will try a makeup remover na talaga namang kiniklaim niya na maganda daw siya. So, tingnan talaga natin guys kung matatanggal na itong malakas ang makeup na ginawa ko sa aking mukha. So, ayan, talaga naka-full face makeup ako. Sabi ko nga, para matry talaga natin kung matatanggal niya talaga yung makeup ko. Pati yung mascara ko is a waterproof mascara. So, subukan natin itong product na to. So, this is from the brand Garnier Philippines. So, ayan guys, kinontak nila ako para matry ko yung products nila. So, I have here the 2 micellar water from Garnier. So, meron nga tayo yung color pink tsaka yung color blue. So, yung color pink is for sensitive skin, and the blue one is for oily and acne prone skin. So both of this is 125 ml. So nakalagay dito, tong 125 ml na to is good for 60 uses. So 60 times natin siyang pwedeng gamitin. So guys, yung pink nakalagay dito, it suits the skin, and this blue naman is mattifies. Kasi nga, this one is for oily skin, this one is for sensitive skin. So, itry natin guys. Ang gagawin ko, sa right side ng face ko, ang gagamitin ko is si pink na micellar water, and naman dito sa left side ng mukha ko is si blue na micellar water. So, this is the first time na gagamit ako ng micellar water, kasi lahat ng ginagamit kong makeup remover, ang gamit ko kasi ngayon guys is yung Lancome na makeup remover. So, yung Lancome na yun, halo siya ng water and oil. So, sobrang dali niya talaga makatanggal ng makeup, kahit yung waterproof na mascara na ginagamit ko is natatanggal niya. So, itry natin yung power ni Garnier kung kaya niyang tanggalin yung makeup ko. So, matindihang ano to guys. Tingnan natin kung palaban si Garnier. So, okay, simulan natin guys. I will first use this blue one. So, tingnan natin. Hindi ko pa nga siya na-open. Let's open. Ayan. So, andito yung pang-open niya. May plastic seal pa siya sa ibabaw. I-open na rin natin si pink, guys. Ayan. Sana matanggal niya ang aking mascara. So, ayan, guys. I have here my cotton pads. Tapos, itong micellar water. So, siguro konti lang. Ayan. Let's remove our makeup. Wala akong mirror. Ayan. Natanggal niya agad yung eyeshadow ko. Ayan. But my mascara, I don't know kung natanggal niya. Let's see. Ayan. Let's have a close-up look. So, ayan guys, this is the close-up look. In fairness, natatanggal niya yung mascara ko guys. Kasi itong mascara ko na to, hindi siya kayang tanggalin ng ordinaryong sabon. Talagang kailangan ng makeup remover kasi waterproof nga. So, yung Maybelline Hyper Curl kasi ang gamit ko. So, yung mga gumagamit nun, alam nila yan na hindi siya kayang tanggalin ng sabon at ng water lang. So, kailangan talaga ng makeup remover. Oh, in fairness, natanggal niya yung mascara ko guys. Ayan! Palaban to ha? So, ayan guys, lapit ako para mas makita nyo. Ayan, tingnan nyo, natanggal niya yung mascara ko. See? So, ayan guys, wala nang makeup yung kalahati ng mukha ko. So, sobrang na-amaze ako dito kay Garnier Micellar Water na color blue. Kasi, diba sabi ko naman sa inyo yung mascara ko is a waterproof mascara. So, kahit micellar water lang siya, natanggal niya yung mascara ko. Eh, sabi ko nga sa inyo, sobrang pahirap ang tanggalin yung mascara ko. Ayan o, natanggal niya. Ayan, pag ginaganyan mo siya, natatanggal talaga niya. Ayan, pati yung foundation ko, nasimot din niya. Ang galing! Tingnan nyo guys, oh, sobrang dirty nitong ano ko. Nakuha niya lahat ng makeup. Amazing. Diba? So, ayan na guys, yung half ng face ko na wala ng makeup. Gamit tong blue na micellar water. So, ngayon gagamitin ko naman yung pink na micellar water para pangbura ng makeup sa kalahati ng mukha ko. Guys, yung medyo natitirang basa-basa dito sa part na wala masyadong makeup, try kong burahin yung lipstick ko. So, ayan guys, nabura niya yung lipstick ko. So, this is a matte lipstick. Nabura din niya. So, sobrang okay nitong blue na micellar water. Ayan.
gamitin na natin tong pink micellar water dito sa right side. So, gamit ulit tayo ng clean na cotton pad. Ayan. And let's put a little amount. Ay, tumalsik. So, burahin na nga natin siya, guys. So, ako pang nagbubura ng makeup gamit yung mga makeup remover, guys, nagko-concentrate muna ako dun sa areas na hindi masyadong makulay yung makeup, like yung foundation, bago ko binubura yung eye makeup, tsaka yung lipstick. So, ako, guys, ginaganyan ko muna siya sa mata para talagang matanggal siya ng mas madali. Ayan, o, diba? Tingnan nyo. Ginanon ko siya sa mata ko, pero natanggal siya agad. Ayan, let's remove it. Sobrang dali lang yung pantanggal, guys. Hindi mo kailangan ng effort. Talaga natatanggal niya yung mga waterproof mascara. So, sobrang amazing. Ayan, guys, tapos ko na nga tanggalin yung makeup ko, yung right makeup ko, gamit yung pink na micellar water. And I can say, pareha sila nung blue na sobrang daling makatanggal ng makeup sa mukha. So, ang purpose itong isa, di ba, for oily skin, kasi nga combination yung skin ko. So, napansin ko na talagang na-mattify niya yung balat ko, pero hindi naman yung to the point na na-dry niya yung skin ko. Hindi naman siya ganun. Tapos, itong isa, sobrang okay din niya kasi, di ba, for sensitive skin. Pero ako kasi hindi naman ako ganun ka-sensitive yung balat ko. So, kung gagamit man ako ng bagong product, magkakatigyawat ako ng isa lang kung hindi siya okay, pero hindi yung sobrang dami. So, siguro sa akin, mas prefer kong gamitin tong for oily or acne prone skin kasi nga combination ng skin ko. So may part ako na sobrang oily, so mas okay sa akin to. Pero both sila, nagawa nila yung purpose nila na pang cleanse talaga, pang remove ng makeup. Tsaka walang hassle kasi sobrang dali. Yung talaga isiswipe mo lang siya sa mukha mo, igaganon mo lang siya sa eyes mo, natatanggal niya agad pati mga waterproof mascara. Tapos alam niyo yun, guys, hindi niyo na kailangan maghilamos ng mukha pag ginamit niyo to kasi talagang makikita niyo naman, guys, sa mga ginamit ko, lahat ng makeup ko natanggal niya. Pero okay lang naman din para dun sa mga hindi comfortable na hindi naghihilamos sa mukha, maghilamos pa rin kayo. Kasi ako, kahit gumagamit na ako ng makeup remover, mga ganitong micellar water, nag-rinse off pa rin ako ng mukha. Pero nakalagay naman dito, no rinse off na, hindi na siya kailangan ng rinse off. So, this is me, first time using a micellar water, tapos nagustuhan ko siya agad kasi sobrang mas okay sa akin yung mga makeup remover na wala halong oil kasi nga oily na yung skin ko. So, okay yung mga ganitong micellar water. So, I highly recommend na itry nyo tong Garnier na micellar water kung naghahanap kayo ng pangtanggal na makeup na hindi masyadong mag-build up ng oil sa mukha nyo. Sobrang okay na mga micellar water. So, sobrang napabilib talaga ako nitong Garnier na micellar water. Kaya, guys, siguro, ito yung ipapalit ko kay Lancome ko na makeup remover kasi medyo mahal si Lancome talaga. Alam naman natin si Lancome, high-end brand siya. So, mahal talaga siya. So, meron akong bagong ipapalit. So, Lancome, so, mahal talaga kasi yung price niya. Pero kung may magbibigay ng Lancome sa akin, why not, ba? Diba? So, ayan guys, ito ko na nga tinatapos yung review ko with this Garnier Micellar Cleansing Water. So, kung interesado pala kayo guys dito sa mga Garnier na micellar water, available naman siya sa mga local department store natin. Makikita nyo siya doon, sa Watson, sa Mercury Drug, sa department store, available siya doon. And kung may questions kayo about sa mga Garnier products, ilalagay ko sa description box down below yung link ni Garnier Philippines. So, meron silang Instagram account. Pwede kayong mag-send ng messages doon for your questions. So, ayan guys. Dito ko na tinatapos yung video na to. Kung nagustuhan nyo, please give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe. Bye! Maraming salamat!